sa EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego! Bandido! Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ay! Kamusta ka naman? Ihing-ihi ka na? Sa mga naiipit ngayon, ikaw na naiipit ngayon sa EDSA dahil dahil bumaha ang bandang Tomas Morato, bumaha ang bandang Araneta Avenue sa 10 minuto hanggang 15 minutes lang na buhos ng ulan. Good luck! Or mga kabisyo, eto na, huling banat na tayo, huling hirit na tayo sa programang EDSA. At syempre, mga kabisyo, ngayon po ay araw ng Biyernes, tapos bumaha pa sa ilang lugar. Well, hopefully, sana nag-subside na. Kaya masasabi ko lang, isang malaking good luck. No, no, eto na, tanga! Pag-usapan na natin to! Manggagamot mula sa Sultan Kudarat. Nalalaman daw ang sakit ng kanyang mga pasyente gamit lamang ang itlog. Oh, no! Hey! Clear lang natin, ha? Itlog ng manok yung chinecheck, ha? Baka ibang itlog yung inisip mo. Oh, eto na, Tang. Logic na natin ito, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin. Panatid mo na para makita ang laman ng itlog. Logic mo na yan. Logika na yan. Alright, mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madodokop? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards, ito yung basic sa probinsya, di ba? Kadalasan yung malayo sa ospital, kadalasan yung mga wala kwarta, di ba? Kanino tatakbo? Oh, matik yan, basic, sa albularyo. Pero ang tanong ng iilan, saan ba nang gagaling yung mga kapangyarihan o power ng mga albularyo sa sabihin nating witchcraft? Alam nyo mga kabisyan, kung titingnan po natin yung Bible, ito yung sinasabi ng Bible dyan eh. Do not let your people practice fortune telling or use sorcery or interpret omens or engage in witchcraft. Ipinagbabawal po yan. So alam nyo na, Tang, kung ang ipinagbabawal to sa Biblia, ibig sabihin, yung kapangyarihan, Tang, saan galing? Ay, saan pa? Bisi, kundi doon sa basement, yung may sungay. No. Logikan po natin, mga kabisyo. Maraming tao po ang patuloy na tumatangkilik sa mga albularyo kahit na may paalala po tungkol sa panganib na maaring nakaakibat po dito. Narito po ilan sa mga dahilan kung bakit patuloy pa rin po ito nangyayari, di ba? Sa ilang lugar po kasi, lalo na yung mga liblib na mga komunidad, maaaring pong kulang o wala talagang access. Ayan sa yung modern na medicine o medical. Isa pa pong dahilan dyan ay pag sa albularyo po, holistic yung approach. Pag sinabi po natin holistic yung approach, ang mga albularyo po ay karaniwang gumagamit ng holistic na pamamaraan sa paggamot na isinaalang-alang ang physical, emotional, at maging spiritual na kalagayan ng pasyente. Wow! Diba? Kasi pag albularyo po ang gumamot sa'yo, lahat pwede daw gamutin. Breast cancer, mayuma, goiter, sakit sa puso, prostate, regla na hindi tumitigil, pati almoranas. Lahat! Pisti, pati bulag, pwede daw pakitain. Yung mga bingi, pwede makabagsilta. Pipi, pwede magsalita. Ang bihira naman, oh. Pati almoranas nga eh. Pag sa doktor kasi, iba-iba ang espesyalista. Pag sakit sa puso, cardiologist. Pag may sakit naman sa may kidney, ibang espesyalista din. Pag may sakit ka sa dugo, iba din naman ang espesyalista. Pag albularyo, tapos mahal pa. Pag albularyo, sabihin ng
Pasanag lang, donation lang, donation. Alright mga kabisyo, I gotta say goodbye. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin, ha. Antabayanan, susunod na po. Totoy Bato sa programang Totoy na Love. So keep it locked in right here. Dito lamang po sa Metro's number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Now, I gotta say goodbye. Thank you so much, folks. Karinigan po tayo muli bukas. Ako po si Diego Bandido sa pangalan po ni Tanghenyo at Duday. Lagi nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do, do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic.